for today's video. Samahan nyo ako magluto ng pancit canton with chorizo. So yes, hindi lechong kawali ang ilalagay natin, kundi Chinese chorizo. So ginawa ko lang sa isang pan, naglagay lang ako ng oil, tapos nagsuti lang ako ng onion and garlic. After natin masuti yung onion and garlic, i-add na natin yung na-slice nating Chinese chorizo. In fairness, ang sarap niya sa pancit canton. Talagang kahit walang pork or chicken or kahit ano pa or shrimp, basta maglagay kayo nito sa pancit canton nyo, perfect din. So, next, after natin malagay yung ating Chinese chorizo, ilagay na natin yung na-slice nating carrots. Halo-haloin lang natin. After natin malagay yung carrots, mag-a-add naman tayo ng soy sauce. So, kapag na-add na natin yung soy sauce, konti lang ha, kasi yung Chinese chorizo medyo salty siya, kaya alalay lang kayo sa paglalagay ng soy sauce at saka salt. So, kapag luto na yung or medyo malambot na ng konti yung carrots and then yung chorizo natin, ilagay na natin yung konting water. After natin ma-add yung water, mag-a-add na tayo ng snow peas. Kita nyo naman kung gano'ng ka-fresh yung snow peas. Tapos, ini-add ko na rin yung green bell pepper. So, after natin ma-add yung snow peas tsaka yung green bell pepper, sinama ko na rin yung cabbage. Kasi itong cabbage na to medyo matigas siya. Hindi siya yung katulad ng ibang cabbage sa Pilipinas na talagang madaling lutuin. Kaya, in-add ko na rin din siya dyan. Then, nag-add lang ako ng salt, nag-add lang din ako ng pepper. After ko ma-add yung salt and pepper, and then lahat ng veggie, nag-add din ako ng konting oyster sauce. So again, alalay lang kasi yung chorizo ay medyo maalat. Kapag ka nalagay na natin yung oyster sauce, haluin lang natin yung ating veggies. Kailangan gentle lang sa paghahalo ng ating gulay para hindi siya madurog. So, kapag ka nahalo na natin yung ating veggies, takpan lang natin. And then, mga 2 to 3 minutes, kapag ka alam na natin medyo luto-luto na, pwede na natin siyang hanguin para hindi naman talagang masagi or alam niyo yun, kasi masarap kumain ng pancit kapag ka ang gulay ay malutong, di ba? So kapag ka nahango na natin lahat 'yan, syempre hindi natin isasama yung pinaka sauce niya. So ayan yung gulay na nahango natin doon sa pan na pinaglutuan natin. Mag-a-add lang tayo ng water. Kasi hindi nga tayo gumamit ng pork, kaya hindi tayo gumamit din ng soup stock. So, nag-add lang tayo ng water. Depende sa dami ng pansit na lulutuin nyo, kailangan ganun kadami din yung water. And then, nag-add lang din ako ng pepper. So, kapag ka na-add na yung pepper, nag-add din ako ng konting salt, nag-add din ako ng oyster. Bakit marami tayong ina-add? Kasi nga hindi soup stock yung binamit natin. So, kailangan mag-add tayo ng mga flavoring na lalasa doon sa ating pancit canton. So, after na natin malagay lahat ng ingredients, haluhaluin lang natin yung ating soup stock na ginawa. Kapag ka kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating pancit canton. So, kapag ka nalagay na natin yung ating pancit canton, I used to pack of pancit canton. So, kapag ka nalagay na natin, i-make sure natin kasi minsan may napapasama pang mga, I don't know kung ano yun, di ba? Doon sa pack ng pancit canton natin, pagka nilagay na natin, minsan diretso. So, kailangan i-check muna natin para i-make sure na walang mapasamang kahit ano doon sa niluluto nating pancit canton, di ba? Kasi minsan may sunog, or minsan may staple, or minsan kung anuman. So, halu-haluin lang natin. Intayin lang natin ma-reduce yung water. Depende din kung gusto niyo sa pancit canton ay medyo masabaw. Pagka ganyan na, pwede niyo nang haluin as long na malambot na yung ating pancit canton. So, ayan, medyo dinry ko lang ng konti. Pero kung ako kakain ng pancit canton, mas gusto ko yung medyo may sabaw-sabaw ng konti. Kapag ka alam nyo maluluto na yung noodles, i-add lang natin yung ating celery leaves na ginayat-gayat. After that, i-mix lang natin maigi. Pagka na-mix na natin maigi, i-add natin yung half na gulay na niluto natin kanina doon sa ating nilutong pancit canton. So,
kapag ka na-mix na natin, syempre nagtira tayo ng konting gulay para doon sa toppings natin mamaya para maganda naman yung presentation natin sa Pancit Canton. So kapag ganyan na ang ating Pancit Canton, it means okay na siya, pwede na siyang hanguin at i-transfer sa isang bowl. So, luto na kayo! Happy cooking, happy eating, happy tummy! Hope you like my video! Bye! God bless!